So, ayun na nga guys. Ito yung first time na pupunta tayo ng Malaysia na sasakay tayo ng eroplano. Nung nakaraang travel natin, na tumawid lang tayo ng border ng Singapore hanggang sa Johor Bahru. Ngayon, titingnan natin kung ano yung mga requirements na hanapin sa atin. Hindi na tayo nagpa-swab test, hindi na tayo kung ano yung travel insurance kasi wala naman ang nabanggit sa pinaka-website ng Malaysia na kailangan pa natin magpasa ng tourist ng ganun. So according sa website nila, sa May 1, talagang hindi na sila maghanap ng travel insurance at saka ng swab test. So ngayon, nagbayad muna tayo dito sa airport ng travel tax. 1,620 ang isa. So, hindi na. Pasok tayo sa immigration. Let's go! Maya ulit, paglagpas natin ng immigration. So, ayun na nga guys. Ang tagal natin pumila dito sa check-in counter. Ayan, nasa check-in counter na tayo. Kasi, although wala ng swab test at saka wala ng travel insurance, iche-check nila isa-isa yung personal information na pinilapan niya sa may sadyatera. Ito. Yan, may sadyatera. So dapat meron kayong nakalagay na traveler's card. Yan, hindi lang yung kulay yellow na yan, ha? Nila yung kulay yellow na yan. Dapat naka-fill up dyan yung time ng pagbaba, pag-alis nyo dito, time ng pagbaba nyo sa airport ng Kuala Lumpur, yung hotel na tutuluyan nyo, at saka yung contact number. Pag nagtanong dito sa may sweater ng contact number, ilagay nyo lang yung number ng hotel kung saan kayo tutuloy. So yun lang. Tapos okay na, bibigyan na kayo ng boarding pass, then pasok na sa immigration. Okay na natin yung kasama natin. Okay, see you pag nakalusot na ng immigration. Doon tayo magkita sa boarding gate. Hi Kev, hilo ka. Ayun na nga guys, nakalusot na tayo ng immigration. Then, good news sa mga nagtatanong kung ano ba talaga yung latest na requirements papasok ng Malaysia, especially doon sa mga first timer na pupunta ng Malaysia kung hindi pa alam yung mga requirements or kung masyado kayo nag-worry kung gano'ng bakakapal na papel yung papasa din nyo sa immigration. Actually, ang kailangan nyo lang talagang ipasa is yung passport, hotel booking, then yung vaccine certificate ninyo. Yun lang. Tapos, kailangan nyo mag-fill up online doon sa My Sajatera app. I-download nyo sa Google. Pilapan nyo ng mga basic information ninyo, then ayun yung ipapakita nyo sa check-in counter para bigyan kayo ng boarding pass. So ganun lang kadali guys, kapunta ng Malaysia from here in the Philippines. Hindi na ganun kahigpit, hindi na ganun karaming requirements. Tuloy-tuloy ang pagpasok ninyo mula sa check-in counter hanggang immigration, basta complete kayo ng requirements. So ngayon, papunta na tayo dito sa boarding gate natin. Isang oras na lang nilipad na tayo. So, samahan nyo kami. Kita-kita tayo sa Kuala Lumpur International Airport 2. Tara, tutok ko sa akin. A few moments later. Nga pala guys, may kasama tayo. Brother ko siya, si Kevin. Actually, hindi na siya masyadong tinatalong kung ano yung tungkol sa status niya. Bigla na lang siya nakapasok. Share mo naman yung story mo sa immigration. Wala. Ang tatanungin niya lang, talagang tatanungin niya kung kapatid ko siya kasi siya yung pinaka may work. So, then, mas tinatanong sa akin yung kung ano yung mismong background niya. Tapos kung parang kung mga requirements. Sa requirements, wala namang tinanong sa akin masyado. Ang tinanong lang sa akin kung saan yung last na pinuntahan ko na bansa. Ano yung mga requirements na pinasa mo? Yung requirements, ayun lang, yung sa vax cert, kailangan may download ka ng may sagitera. At sure mo lang na talaga na fill upan mo lahat yon. Okay. Tapos, syempre, passport, then ticket, yun lang. Okay. So nga pala, additional information guys, para nga pala doon sa partially vaccinated o hindi pa nabakunahan, kailangan yung magpa-COVID-19 test. Kung talagang ayaw niya magpapakuna, so kailangan niya magpasa ng COVID-19 test at least
pang-support doon sa documents pag gusto niya mag-travel. So yun lang, tara samahan niyo kami sa Kuala Lumpur International Airport. Ito yung first time natin gagala or papasok ng Kuala Lumpur again na naka-aeroplano or air travel. Okay, so ito, kain muna tayo. Ikot muna tayo ng konti. A few moments later. Go, Ben. Uy, kagi, pinaka. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ayan, kinapagdal ko na po tayo. Di ba 1:15 pa? Nakakatuwa. Hindi namin alam. Aalis na ng maaga. Yun. So, pinahilan ko yung pangalan. First time. Actually. Mga ganyan lang, aalis na bago yata yung oras din. Hindi kami awi. So, ayun. Ito na kami. Maraming sir. Nagtakbuhan talaga tayo. A few moments later. Your light vest has an oral tube for further inflation. The light comes on when it... A few moments later. A few moments later. Oh, okay, sipsipan. Hindi yan straw. Ayun. So dahil nagulat tayo guys, order tayo ng train. Ito sa Malaysia. 6 ringgit ang isa. A few moments later. Kaya na maraming nare-refill ng water. So tip guys, kapag nandito kayo sa airport, huwag niyong itapon yung mga bottled water ninyo. Mga pinag-inuman ninyo. Kasi maraming water refill station dito. So mas pakatipad kayo ng maraming ringgit kung hindi kayo bili ng bili. Diba? Since meron naman silang mga ganitong klaseng dispenser. Diba? Okay, so malapit na tayo sa immigration. Palabas na tayo. And update ko kayo after kung manggaling doon kung ano yung mga hahanapin sa atin dito sa immigration ng Malaysia, Kuala Lumpur. So let's go guys. A few moments later. Guys, so ngayon paglabas ko dito sa airport ng Kuala Lumpur International Airport 2, Terminal 2. Bali, para mas mabilis kayong makarating doon sa city ng Kuala Lumpur, magano kayo KLIA Express, 55 ringgit lang siya pamasahin niya papunta na doon sa pinaka center. So wala pang 1 hour, actually nasa 40 minutes lang siya from here hanggang doon. Actually medyo malayo pa, pwede kayong mag-bus pero hindi pa natin natatry yung bus, pero mas mabilis itong tren. So hindi kayo. Ito yung ticket namin, itatap lang to. So papel lang siya. Itatap lang tong barcode doon sa pinaka-scanner. Let's go.
cancel mo sa akin. Ayun, so pwede nyo siyang kung wala kayong ringgit, kung meron kayong credit card, actually mabababa pa yung palitan ng mga ringgit dito sa terminal. Sa airport, mas maganda kung doon na kayo magpapalit sa center, mas malaki yung bigay. So para mas makatipid kayo, masahe yan. Platform B. So dito, baka ito baka Platform B. Eh, yan bilang naman nandito yung mag-aantay. So, ito alis tong tren after 30 minutes. After 7 minutes pala. A few moments later. Baka na. Moments later. Hi. Hello guys. So yun, dito tayo kumuha ng hotel natin. Actually, bunk bed lang siya pero napakataas ng ratings niya sa booking.com. As in fabulous talaga. 9.0% dito sa summer suites. Pero Valencia dorm siya. So bunk bed yung kinuha natin. 25 ringgit lang siya per night. And ang maganda dito kahit na bunk bed lang siya, may swimming pool siya. So papakita ko sa inyo mamaya yung swimming pool kaya nakapunta tayo yung mga amenities nila dito sa buong hotel. So highly recommended guys, napakamura, napakaganda. And yung mga dadaanan nyo dito, papasok dito sa building, meron ng market, meron ng mga bubihan ng alak, ng soft drinks, ng supermarket. Pakita ko sa inyo yung supermarket nyo. Okay, so ito na yata yung ano natin, sundo sa atin. Sure. So, pagod na kami. Tara, mag-relax muna tayo.